ano po yung yawyan? Yung yawyan muna. Ang yawyan ay isang klase ng Filipino masinals na ginawa ni Master Napoleon Fernandez. Yung pinaka-originator ng traditional na yawyan. Ngayon, ang salitang yawyan kinuha sa dalawa, sa last syllable ng dalawang klase ng salita. Yung sayaw, yung yaw, yaw kinuha sa salitang sayaw. Yung yan naman kinuha sa salitang kamatayan. Sayaw ng kamatayan o dance of death. Yun ang yawyan. Eh, ano po yung pinagkaiba ng yawyan sa hybrid? Ang yawyan, more on stand-up lang ang tinuturo nila. Kung kunyari, suntok, sipa, tuhod, elbow, yun yung tinuturo sa traditional na yawyan. Ang hybrid yawyan naman, kumpleto siya. Mayroon siyang suntok, may sipa rin, may tuhod, may elbow. Maliban doon, pati kasama na yung mga takedown doon, yung mga paano kung ibabalibag yung kalaban, kung haba, idadalim sa ground yung laban. Then meron din siyang grappling o yung tuhod. Kaya meron, lahat ng paraan ng pakikipaglaban, nakukumpleto. Kasi hindi natin, hindi naman all the time, o lagi na lang ng laban, tapos at nakatayo. Kumarating ang panahon, yung laban, pag pareho kayong marunong, nagpapambuno kayo, babagsak kayo sa lupa. Pagdating nyo sa lupa, kailangan marunong ka doon. Kasi pag naibabawang ka ng kalaban mo, patay ka na doon, wala kang nalaman doon. Ipaghihintay na lang ng mga biron o ng mga tambay na aawat sa inyo habang lupa ka ng kalaban, pinabayo ka. Pero kung marunong ka sa ground, kahit na nasa ilalim ka, pwede kang kumuha ng submission. Sabihin, pwede mong mabaliktad yung labanan. Kaya dapat doon, well-rounded ko. Sabihin, kumpleto yung nalaman mo sa paraan ng paglaban. Yun ang hybrid yawyan. Sabihin, lahat ng klase ng labanan, nakatayo yan, o nagpapambuno kayo, o umabot kayo para nadumog sa ground, pwede ka pa rin lumaban. Eh, pero di ba dati po nag-yawyan kayo? Eh, bakit po kayo nagka-interest doon? Saka ilang taon po kayo noon nung nalaman niyo yung yawyan, saka na-involved? Actually, napunta ako sa gym ng yawyan by accident lang. Ang medyo ano ko dun eh. It's no way ako noon. Actually, pinalayas ako sa bahay namin. Okay, madaling sabi. Okay, ang hinahanap ko ng time na yon yung gym ng Japan Karate Association. Kasi naisama na ako dati before papa ko dun sa gym na yon. Kaya lang, hindi ko lang matandaan yung papunta doon sa gym. Kaya sa Espanya pala siya. Ngayon, sabi sa akin, sinakyan ko na rider ng gym. Na meron dito, meron yung gym sa lugar na yan, sa Aurora Boulevard. Lakarin mo na lang yan, marami dyan. Ngayon, nakita ko doon sa paniglalakad ako, may nakita ko na billboard. Ngayon, nakalagay doon sa billboard mismo. Learn niyo yan, Philippines Deadliest Martial Arts, Superior Land Karate, Kung Fu, Taekwondo, Thai Boxing, Jeet Kune Do. Sabi ko sa sarili ko, pag sinabi superior, ibig sabihin pala mas magaling ito. Diba? Kaya sabi ko, ginawa ko, bitbit ko yung maleta ko, tuloy-tuloy, akit ako hanggang third floor. Actually, nadaanan ko yung gym pa nga ng karate doon eh. Eh, pagdating mo sa taas ng gym, pagdating ko ng gym, yung master namibigay ng tinisipin siya ng mga ticket para sa tournament. Ngayon, after nun, tinausap niya ako, sabi sa master, naghahanap ako ng trabaho. Ngayon, sabi naman ng master sa akin, maraming trabaho rito, ang problema, walang sweldo. Kaya ang gusto ko lang naman ng time na yon ay matuluyan. Yung, siyempre, mahirap naman tutulog ka sa, may bit-bit kang baleta, tutulog ka sa bangketa, baka manako yung mga gamit ko. Kaya, nangyari, punta ako sa gym ng yawyan, okay lang ba sa akin? Sabi ko, kahit na walang sweldo, okay lang, basta kailangan ko lang yung mga yan. Tapos prepare naman ako, may passport naman ako na bit-bit. Ilan taon po ba? May ipon ako rin. Graduate ako ng high school. Graduate ko ng high school. Punta ako sa gym ng yawyan. Ngayon, ang sabi ng master sa amin,
na sumunod na araw, lahat na nakatira dito sa gym, kailangan marunong mga nangyawyan. Kala maraming mga tambay dyan sa waba, hindi ako masabi, mapagpipang ka dyan, isa hindi ka makuso natin. Doon nag-umpisa yung mag-aaral ko ng yawyan. Kamusta naman po yung pagtira niyo doon sa... Gano'n po kayo katagal? Temple? Ang sabi sa akin, ayun na, Yawyan Temple kasi pinasukan ko eh. Kaya nasabi sa akin ng master namin, kailangan yan, pag tumira ka dito, hindi mo pwede na may dumating ka kamag-anak dito, ay aalis ka na agad. Kailangan nun, nasabi ng master, taon ang bibilangin mo rito. Hindi ko po pwede na dumating yung, yun nga, yung mga aray mo, kapatid mo, kasi mula ko susundo sa'yo dito sa team, kasama ka na agad. Sabi ko sa master, ayan yung master, bibilang naman ako ng taon dito. Yun, bali nangyari, inabot naman ako ng 4 na taon sa team sa Yawyan Temple District. Yung pinag-aralan ko yung kung ano yung Yawyan, sinasabi. Nagutunan ko naman siya, tapos every time na lalaban ako, magkukumpit ako, nagpunta naman sa master yung panalunan ko, ibigyan lang naman ako ng t-shirt, ng pantalo, ganun, kapalit nung pagkapanalo ko. Sa pagkapasko, binibigyan din kami ng mga ayun, t-shirt ng master, ginagala ako. Bakit nyo naman po naisipang bumuunin ng hybrid? Noong 1987, nung lumaban ako, ang nangyari, may isang laban doon na Knowles Burden labanan eh. Ang ginagamit na gloves, may daliri na siya. May allowed lahat. Pwede mo sakalin yung kalaban mo, pwede mo kagatin, pwede mo tirahin ng spine, ng elbow sa spine. Sabihin, lahat ng klase ng paraan ng labanan, walang rules. Pwede mong bayagan yung kalaban mo. Gaya, three times ako tinitira sa drawing ng kalaban ko noon. May tama ako sa ligid, gasgas ako sa ligid ng mata. Na, kasi pwede kang i-eye gouge. Pero pwede pilasin yung pangalong kalaban mo. Lahat ng laban, allowed. Ngayon yung kalaban ko noong time na yun, nagugulat ako. Sabi ko, pinipilit ako dali sa ground. Kasi inupahan ko siya sa standard dahil sabi ko nga, ang Yawyan, yung traditional Yawyan, siya nag-dominate ng mga stand-up na laro o mga labanan noong panahon namin. Mula noong 1970s hanggang ngayon, yung mga stand-up na laro nag-dominate ng traditional Yawyan. Ngayon, ang nangyari, yung kalaban ko, lugi sa labanan sa stand-up, inipilit niya akong dali sa ground. Kaya lang, nangyayari, nadidepensahan ko yung mga takedown niya. Kaya na yung ginawa ko, sabi ko, after ng laban namin, sabi ko, anong meron doon sa ground na pinipilit niya akong dalhin doon? Kaya sabi ko, kailangan pag-aralan ko rin yun. Dahil paano, kung umabot sa ground yung laban, anong gagawin ko? Diba? Kasi hindi ka makakasuntok na maayos, hindi ka makakasipa naman. Pag nasa ground ka na, nakababa ka na eh. Kaya nag-aral pa ako ng ibang klase ng art yun doon. Nag-aaral ako ng dumog, nag-aaral ako ng puno. Wala po sa Yawyan yun. Oo, wala doon sa traditional na Yawyan yung gano'ng klase ng mga moves. Okay, pinaral ko rin siya, pinag-aralan ko rin siya. Nag-aaral din ako ng, ng judo, nag-aaral ako ng jiu-jitsu, nag-aaral ako ng sambo, nag-aaral ako ng western boxing, nag-aaral ako ng wrestling din. Sabihin, inisip ko, nasabi ko, darating ang panahon, halos lahat ng martial arts maglalaban-laban eh. Hindi ko naihintayin na umabot sa ganung panahon. Ang ginawa ko, sabi ko, kailangan ihanda ko na yung magiging grupo ko kung sasakali. Kumbaga, para pagdating ng panahon at maglaban-laban yung mga muscle arts, may nakaready na akong grupo na lalaban. Yun, doon nag-start yung hybrid yaw yan. Tapos, paano nyo po masasabi na pang mga Pinoy itong yaw? Ang hybrid Yawyan, o yung kahit na mismo yung traditional na Yawyan, masabi natin na dinevelop siya para sa mga Pinoy. Dahil ang philosophy kasi ng Yawyan, o yung mismong yung katuruan niya, hindi siya gumagamit ng lakas sa lakas eh. Non-resistant yung tinuturo ng traditional na Yawyan. Ngayon dito naman sa amin, sa hybrid Yawyan, salit na yung gamitin mo lang yung non-resistant na techniques, dapat ang depensa mo maging atake. Kasi kung gagawin mo, gagamit ka ng blocking na sangga,
gaya ng ginagawa ng karate, ng taekwondo, ng muay thai, o sa ibang klase ng martial arts, ang sangga, lalo mo lang palalakasin ang atake ng kalaban. Dahil sinasalubong mo yung atak niya eh. Alam mo, pinagatan ka ng gano'n ng puwersa, sinalubong mo ng patas sa puwersa, lalo lang nagkakaroon ng impact o nagkakaroon ng puwersa yung atak na ibibigay ng kalaban mo dahil sinasalubong mo. Pero ang atake, kahit na gano'ng kalakas yan, pag sinamahan mo lang yan, nawawala. Ngayon ang ginagawa ng yaw yan, ito this guy, nililid niya o dinadivert niya yung atak ng kalaban. Pero yung sa hybrid yaw yan, ang ginagawa naman namin ito, yung depensa dito dapat maging atake. Para yung next move mo, ikaw na yung aatake yung sunod. Yun ang ginagawa namin dito sa hybrid yaw yan. Paano niyo po masasabi na bagay siya sa mga Pilipino? Ang mga Pinoy kasi, ang mga Pilipino, medyo maliit. Hindi siya, wala naman tayong masabi na yung talagang 100% Pinoy na umabot ng 6-footer eh. Diba? May halo na yun. Sabihin natin na siguro yung tatay nito, Amerikano, yung foreigner, yung magulang nun. Kaya binira lang talaga. Pero yung traditional ng Pinoy, yung mga bangyan, mga kita, mga ganyan, mga 4 feet lang nga yung mga height ng mga yan, eh, bihira umabot ng 5 feet. Sabihin, maliban na kung meron kang may haluhan na foreign blood. Okay? Sabihin nun, ang mga Pinoy, maliliit. Ang average size, ang average na height ng lalaking Pinoy, mga 5'6, 5'5, 5'4, mga ganyan. Ang babae naman, mga 5 lang, o 4'11, mga ganun, mga 4'10, mga ganun. Sabihin nun, yung katawan ng Pinoy, hindi ganun kataas. Para, ano, tas, hindi, ang build din ang katawan niya, nasa medium build lang. Okay? Unlike ng mga foreigner, sabihin natin, mga Australiano, mga European, mga Amerikano, ang laking tao niya, mga 6-footer yan eh, ang lalaki, ang lalapad na niya, ang tataas pa. Ngayon, kung lalaban ka ng lakas na lakas, talo ka. Kasi gumagamit ka nga ng blocking, sabi ko nga, di ba? Kasi ang blocking, kailangan yan, mas malakas ka doon sa tao na umaatake sa'yo. Para masalo mo yung atake niya. Ngayon, kung gagamit ka ng non-resistant na techniques, kung isasamahan mo lang yung puwersa na dumarating, kahit gano'n siya kalakas, hindi ka kailangan gumamit ng lakas para matalo mo yung kalaban mo. Yun ang kagandahan doon. Kaya masasabi natin na pang Pilipino yung hybrid yaw yan, dahil pwede mo siyang gamitin o na maximize pa nga yung bit ng Pinoy na may mga techniques siya na angkot ko sa yun na, physical na ito ng Pilipino. Sabi niyo po ba mas maganda yung hybrid yaw yan sa yaw yan na original? Oo, malaki yung kasi sabi ko nga kanina, yung traditional na yaw yan, stand up lang eh, ang laro niya. Okay? Pantayuan lang siya. Okay, dahil nilalabanan nila, mga kickboxing competition, mga karate before, mga muay thai competition. Ang hybrid yaw yan kasi, flexible siya. Sabi, palagyan natin, kung palabang mo, bigla kang hinapon. O sige, magaling ka rin sa suntukan, magaling ka rin si paan. O sige, pwede ba, palibagan na lang, walang suntukan tayo. Pwede ba, lalabang ka ba sa kanya ng purong judo? Eh, kung palagyan, magaling siya sa judo. Magaling siya sa Brazilian Jiu-Jitsu. O magaling siya sa wrestling. Siyempre, sabi mo sa sarili mo, hindi kita pwede labanan sa ganyan. Gusto mo, suntukan lang tayo, sumarap tayo. Hindi mo makukuha ang respeto ng kapwa mo kung tatalunin mo siya doon sa laro mo. Pero kung ikaw, maratalo mo siya doon sa nalalaman niyang laro, doon siya magaling, tinalo mo siya doon, ang respeto makukuha mo. Kaya, makasabi natin na mas mahusay ang yung mismong hybrid yaw yan kaysa doon sa traditional na yaw yan. Dahil ang nangyayari, lahat ng paraan na ng pakipaglaban, nagagawa mo na. Okay? Sabihin, wala kang pipiliin. Sabihin, any kind ng rules ng martial arts, pwede mong tapakan, pwede mong labanan. At dun mismo sa laro niya, pwede mo siya talunin dun. Hindi mo lang siya nilabanan, dun sa rules na nalalaman niya, tinalong pa siya dun sa nalalaman niya. Paano niyo po ito nabuo? Saka kailan niyo po siya nabuo? Yung
Ang high pre-jaw yan, hindi, matagal eh. Bali, bago ko in-start ang high pre-jaw yan, dala 1984 ako na napunta doon sa, napadpad doon sa temple lang yaw yan. Pero ang high pre-jaw yan, official siyang in-introduce sa family, year 2000. Kaya, ano yan, ilang years pa yan, 16 years after na pinatag ko yung hybrid yaw yan. Bali sa ngayon, nag-apang 11 years na nga ng hybrid yaw yan. Ang ginawa ko kasi dyan, sabi ko nga, pinag-aralan ko muna. Yung parang taon na training ko doon sa traditional yaw yan, inaral ko pa yung ibang klase ng muscle arts. Ang purpose nun, kaya ako pinag-aralan yung ibang klase ng muscle arts, kasi sa iba dyan, ang gagawin nila, i-co-celebrate na nila yung pinag-aralan nilang art doon sa dati nilang muscle arts, di ba? Pero ang ginawa ko, lahat ng pinag-aralan kong muscle arts, kasama na yung mismo traditional yaw yan, ginawa ko lahat ng counter yan. Sabi nun, ang advantage mo dun ngayon, makalaban ng player mo, galing sa traditional yaw yan, makalaban niya, black belt and judo, or jiu-jitsu, muay thai, lahat yan, pwede rin niyang matalo. Kasi bakit? Ang nangyayari ngayon, alam na niya yung counter doon sa move ng kalaban niya. Doon na buo yung hybrid yaw yan. Nasabihin nun, yung mga technique na natutunan ko sa ibang art, ginawan ko lahat ng counter. Para alam nila, pala lagi kang 2 to 3 steps ahead doon sa kalaban mo. Pero, paano niyo po siya na buo? May partner kayo nung tinatag mo ito? Tinatag? Meron ako dati isang estudyante, si Alan po. Nakatulong niya? Oo, bali, kasi nangyayari, siya naman, mahilig naman sa mga grappling-grappling. Ganoon din. So, yun. Si J. Francisco, yung ginarangalan ko nung nakarana, pinagigyan ko ng laki. Yun, ang ginagawa namin noon, pinag-aaralan namin yung mga move. Kasi mahirap gawin yung isang klase ng technique kung ikaw lang mag-isa. Iisipin mo, i-analyze mo lang. Kung kaya, nasa utak mo lang yun eh. Mas maganda na ginagawa mo, may ka-partner ka, okay, may technique ako na naisip eh, ganito. Okay, ang ginagawa namin, ginagawa ko ngayon, dalawa sila, ganyan, pinapractice namin, tapos kaya gagawin ko ngayon yung technique, kaya may gagawin siyang counter, ginagawa ko naman counter, yung counter na ginawa naman niya. Doon nabubuo yung mga technique ng hybrid yaw yan. Kasi mahirap gawin na nag-iisa yan eh, kung dadalawa lang kayong tao eh. Dapat doon mga atis matatlo kayo, dahil ang nangyayari, may third party dapat lagi. Tinitingnan mo yung dalawang tao, ganyan, tapos ikaw mismo gumagawa, tapos yan, siya naman, kung meron siyang input, may i-share din niya. Bali kayong tatlo po yung... No, si Alan ko, si Jane Francisco, ako. Ah, hindi, dito sa Cubao. Ako na lang, nag-ano. Pero yung nung in-start namin yung hybrid yaw yan, noong year 2000, yung tatlo kami na nag-ano nun. Dito din po ba yung sa Cubao? Ah, hindi. Kasi ang Cubao, ano lang, year 2007 lang kung sa Cubao eh. Saan po ka dati? Iba-ibang gym kasi, namasukan kasi ako sa iba-ibang mga gym. Nagturo ko na Shangri-La, sa Cafe Soto Center, nagturo ko na sa Robinson, nagturo ko sa Excel Gym sa Mega Mall, nagturo ko sa Ayala. Marami, kahit sa Ilorte noong 1985, nagturo din ako dun eh, sa Super Parang. Doon niyo po tinuturo yung hybrid yaw yan? Hindi. Ang hybrid yaw yan, itinuro doon na nag-start kami dito sa Depta Gym, pati doon sa Shangri-La. Yun, sa Shangri-La kasi nagturo ko doon, 1998. Then, 1998, 2000, in-start na namin yun. Gawin yung program ng hybrid daw yan. Sa in-start na namin yun, yung si Kesen Cheng, yung mismo isa sa mga naging announcer nung Sabado, sa anniversary namin. Yun, sinabi nga niya, na nung nag-enroll siya doon, makita niya yung yaw yan na tinuturo ko, meron ng grappling. Kaya medyo nag-enroll talaga siya, kasi dati na siyang conditioner ng yaw yan eh. Kaya nakita niya na merong grappling na tinuturo ko, sabi niya, mas maganda to. So, lumipat na po yun? Oo, nandito na siya ngayon, nasa hybrid yaw. Di ba sabi niya sa TV? Ha? So, po ba yung kasama? Oo, kasama ko sa TV, si Kesen Cheng, yung sa Inside Sports. So, gano'n na sa katagal mo? Matagal na siya sa practitioner ng hybrid yaw yan. Bali, 11 years na o may din pa, 12 years na. Ay, ano pa yung mga programs ng yaw? Ang program ng hybrid yaw yan, mayroong pang bata, mayroong pang matanda, may pang babae, may pang lalaki, may pang fighters, may pang law enforcers. Anim na klase yun.
Kasi hindi mo pwede na yung mga program niya pare-pareho yung ibigay mo. Kasi palagyan natin, sabihin natin na yung bata, medyo malakot pa ang mga gusto niyan eh. Kaya hindi mo pwedeng i-pwersahin yung bata. At siyempre, kailangan nun, hindi siya ngayon, hindi nga dapat talaga gagamit ang lakas sa lakas. Okay? Pati dapat no, yung bata, medyo makuha mo lagi yung attention niya kasi medyo, ano pa yan eh, hindi pa steady yung concentration ng bata eh. Mga ilang minuto lang, napapagod na yan. Kaya kailangan, iba na naman dapat ang ubrang papagawa mo sa kanya. Yung may enjoy niya. May konting, may kasamang konting laro yung bata. Pag natanda naman, sobrang tanda na, palagyan natin, malutong na butong naman. Okay? Ang mangyayari naman nun, hindi mo pwedeng ipagawa sa kanya yung mga nagagawa ng mga fighters. Kasi sabi ko nga, medyo baka mabalian nila. Kaya ang tinuturo naman din sa mga may edad na, dahil hindi mo sila makakasin pa ng sobrang taas, ang tinuturo naman doon yung mga hold, pati baston yan, paggamit ng pamalo, tinuturo sa kanila, tapos mga nisa army. Okay, siyempre, may edad na sila, pwede may makaaway sila ng kumpare nila o kung sino sa labas, paggamit nila. Yung hold up sila, mga ganyan. Sa babae naman, normal ang babae, mas mahina kaysa sa lalaki. Kasi ang karaniwan, ang mga ino-stage ko, hindi bata, matanda, babae. Yan, kaya tinuturo naman namin dyan sa Septipen for Women. Yan, kakalad ka rin ka, kasampaling ka, sasampulutan ka, re-rapen ka, hindi man nire-rape na lahat eh. O, di ba? Okay, yan. Kung paano mo didepensahan yung sarili mo sa mga ganung mga sitwasyon. Okay? Sa lalaki naman, kinukuyo mo man yan, pinag-atutulungan yan, kumpakan, di ba? Sinasapak, pinapalo ng tubo o ng pinataga, sinasaksak. Yung ganong klase naman ang street self-defense naman, yung pang-dalawa, tatlo kalaban mo, kung pwede ka lang lumaban. Tapos meron din kami law enforcement training program naman. Paano mo naman gagamitin yung kasi hindi ko, sa law enforcement training program, bawal ka namang manipa o manapak ng civilian. Kasi abuse of authority yun. Okay. Yung tinuturo naman namin doon, mga hold naman. Paano mo kakapitan yung tao nagwawala? Okay, na hindi ka masapak o magagawa ng masama yung tao. Okay? Kaya pag kinapitan mo siya, takay mo siya, maladala mo siya, talagang susunod mo sa'yo. Okay? Yun, mga hold, mga disarming, multiple opponent din, ganun din, tinuturoin doon ang mga law enforcers. Then, sa mga fighters naman, ang tinuturo namin dyan, ano yung mga bagay na dapat hindi nila ginagawa. Kasi, kunyari, elbowin mo yung kalaban mo. Lahat ng pointed elbow bawal sa sports ngayon. Okay? Conforme kasi doon sa rules na lalabanan nila. Okay, kasi may mga rules na bawal mo i-slam yung kalaban mo, bawal mo tirahin sa groin, bawal mo i-eyegouse, bawal mo pirasa ng tanga, bawal mo sa bunutan. Sabihin, manipulation ng daliri, pinabawal yan. Pero sa ordinary na katuruan, pwede mong gamitin yun. Pero sa sa sports, kala kasi sila, mga athletes sila, yung mga fighters, ibinabawal yun. Para, ang gagawin mo naman doon, para asin mo yung endurance ng estudyante. Na kailangan umabot siya hanggang doon sa kaululi ang round. Nang malakas pa rin, hindi yung hingal kabayo na siya. Wala nang ikinitigay. Kaya may special diet plan sila kasi may nag-maintain sila ng timbang. Kumbaga may timbang na kailangan nun, ito, umabot sa ganitong timbang lang. Hindi ka pwede lumampas, hindi ka masyadong lumaba. Kaya i-maintain yung timbang na ilalabanan ng player mo. Pagpipigyan mo siya ng diet plan, tapos nun, kailangan kumaba yung cardio niya. Yun yung ginagawa namin dyan sa mga fighters. Meron po bang mga tradition or rituals itong hybrid yaoyan? Yung traditional na yaoyan, meron sila na ginagawang sealing. Every anniversary o may mga okasyon sila, naglalagay sila ng seal sa dibdib dito sa braso. Para masabi mo na ikaw ay miyembro ka ng yaoyan. Kasi nung time na yon, wala naman din mauso yung ID sa yaoyan. Okay? Kasi sabi nga ng master, yung ID nawawala yan. Kaya yun, pag natatakan ka na nung silang yaoyan, kahit sa lupalong pa ng mundo pumunta, ipakita mo, member ka ng yaoyan, okay, ipakita yan dyan. Yun po ba yung parang sunog? Oo, yung sunog. Ayan ko sa akin, sa braso ko, ayan ito. Ayan,
yan yung logo mismo na yun. Nakikita mo logo na yan. Yan yung logo nung Shhh! Yan. Ito sa mga senior, dito nakalagay yan. 1970 hanggang 1980 dito. Pagpasok noong 1990s, dito na sa dibdib niya inialagay yan sa dibdib mismo. Ngayon, yun yung isa sa mga tradisyon na sinusunod sa tradisyon na layaw yan. Ngayon, maliban doon, bawing. Paano magbaw? Dala isa sa mga, pati yung pag-re-recite ng creed. Yan, ginagawa yan sa traditional na layaw yan. Same thing, ganun din. Dito sa hybrid yaw yan, sinusunod pa rin namin yung pag-re-recite ng creed. Yung bawing, paano kasi, siyempre, respeto mo eh, sa lugar na pinagpapraktisan mo. Pati respeto mo rin doon sa instructor, kaya ka nagpabaw. Tapos kaya mo naman nire-recite yung grid para malaman na kung baga pinapractice mo rito, yaw yan. Yan, sa'yo ng kamatayan. Pero dito ngayon sa hybrid yaw yan, yung paglalagay ng seal, medyo namin masyadong sinusunod naman yung gano'n. Ang nangyayari, marami kami mga kasamahan na dating mga yaw yan, nasa ibang grupo na. Ibang style na ng masters ang pinakita nila. Kaya sinasabi ko, wala doon sa tatak, doon sa balat, sa bit, kahit na lalagyan mo na sa katerbang seal yung buong katawan yan, kung ang utak naman yan, mapupunta sa ibang, ano, ibang grupo, useless lang. Hindi mo siya pwedeng i-mindset eh, na ikaw, may natalali, may natakan ng yawyan, yawyan ka lang, mag-aari ka ng yawyan. Sabihin, ang loyalty ng isang tao, wala sa balat, dapat nasa puso yan. Yan. Kaya mahalaga na ma-encourage mo yung tao, may paliwanag mo sa kanya mabuti kung anong kahalagan nung art na pinasukan niya. Pati ano ang advantage nun para sa kanya. Kung ang tao hindi na paliwanagan ng mabuti at nangyayari, tatakbo lang siya o magagalaw siya doon sa sarili lang niya. Kung baga, yung tao nagiging makasarili. Ang nangyayari nun, lahat ng bagay na ginagawa niya para lang sa kanya sarili. Kaya kahit saan siya mapunta na grupo, saan siya mapunta na lugar, yun ang i-adapt niya. Alam ko, dito, nagpakatak siya ng yawyan, na silang yawyan, kasi yawyan siya, sabihin niya. Eh, nung malis siya sa yawyan, nakakita siya, may isang grupo na naman, na nakita niya. Kaparatak naman siya nung tatak ng grupo naman na yun. Kumbaga, wala, sabi ko nga, wala doon sa tatak yun eh. Nasa puso dapat yun eh. Kailangan ang loyalty ng isang tao, mapunta sa puso niya, hindi sa balat niya. Yun yung ano, kaya ang ginagawa namin ito. Ang tradisyon lang na sinusunod lang namin ito, yung para ng bawing, pati yung respeto. Pati yun nga, dapat nun, yung tamang disiplina. Kasi dapat nun, sa isang klase ng muscle arts, kaya pumasok ng tao para mag-aral ng muscle arts, para disiplinahin yung sarili niya. Kaya lang, kung mismo yung tao na nag-guide sa kanya o yung tinuturo sa kanya, eh, puro bisyo, hindi na maganda. Kaya dapat nun, kumbaga, yung pinaka-puno, yung pinaka-ugat, dapat yun ang magandang role model. Dahil kung magiging role model mo, baluktot din sigurado ang lalabasan ng mga susunod na lahi o generation na darating. Eh yung hybrid yaw yan, mas ano po ba siya? Mas sport o art sa palagay? Parang yung sport o kino-consider na siya na sport tapos art din. Okay, ang hybrid yaw yan kasi, masasabi natin na tumatakbo siya sa dalawa. Kasi ganito yan eh. Sabi ko nga kanina, may anim na klase ng program ang hybrid yaw yan, di ba? Yung sa sport, isa lang. Yun yung para sa mga fighters. Okay, lalaban sila sa labanan na may mat, lalaban sila sa loob ng ring, lalaban sila sa loob ng cage. Yun yung sport. Pag sa sport, may rules, certain rules na sinusunod ang bawat fighter. Okay? Sabi mo kanina, bawal mo i-aigaw yung kalaban mo. Kung sa jiu-jitsu competition niya, bawal mo i-islam yung kalaban mo. Pero sa wrestling, pwede ka mag-islam. Pero bawal ka naman mag-chug. Sabihin, conforme doon sa rules na binibigay nung may palaro, yun ang sinusunod naman ng hybrid yaw yan na fighter. Pero kung sa kalye yan, alam mo, napaaway ka sa kalye, yung rules na sa kalye, kasi actually wala namang rules sa napaaway ka sa kalye, di ba sa labas. Nakadampot ka ng bato, ihampas mo sa mukha ng kalaban mo, nakadampot ka ng kutsilyo, nakadampot ka ng pamalo, nakakita ka ng stick ng barbecue, isaksak mo sa kalaban mo, last-lasin mo yung tangan yan,
gulabin mo yung kalaban mo, bubutin mo yung ilong niya, sabi lahat ng ganun, sa pulutan mo, pagkain mo, lahat pwede mong gawin. Ayan, pilipitin mo yung mga daliri ng kalaban mo, lahat yan, magagawin, pwede mong gawin eh. Kaya meron kaming yung hybrid yaw yan na pwede mong combative, na pang close combat talaga, na ang madalas na ginagamit yan, mga elbow tuhod na. Hindi ka nagagamit na halos ng suntok at sipa dyan eh, sa laban sa kalye. Ang ginagamit ng mga practitioner ng hybrid yaw yan, pagdating sa kalye na elbow at tuhod, kasi mas solid itong mga ito eh. Ngayon, pagdating sa sports, dahil mahaba yung labanan at may diminuto, yun, gagamit ka na ngayon ng suntok, gagamit ka na ng sipa, para medyo mabang endurance mo, kasi pandikikita niyan eh. Yun yung ginagawa namin. Kaya ang hybrid yaw yan, pwede mo siyang gamitin sa sports, pwede mo rin siyang gamitin sa actual na nangyayari sa kalye. Pero ang hybrid yaw yan, actually, ang yung traditional na yaw yan, dinesign siya pang kalye talaga. Yun ang ano yan eh, ang primary purpose niyan. Na magamit mo, kung sakali may mangyari sa'yo, magagamit mo siya sa kalye. Tapos ilan na po yung members? Ang member ng hybrid yaw yan, marami-rami na rin kung sa tutusin. Umabot na rin kami ng 1,000 eh. Sa, dito pa lang, sa gym na to, una nung i-start namin siya noong 2007, ito yung binuksan kong gym na to, nahigit 1,000 na kami. Totally, lahat-lahat ng mga member ng hybrid yaw yan, siguro umabot na ng mga 3 hanggang 4,000 na eh. All over the world na yun. Na kasi nagkaroon pa ako ng estudyante sa Subic, nagkaroon ako ng estudyante sa Batangas, iba mga lugar na. Mga 5,000 ko. Oo, may mga space dyan. Hindi ako nasa Canada, meron nasa Australia. Ganyan. All in all, within 27 years ko siguro ng pagtuturo. Yung sa akin lang, yung mga naging estudyante ko, umabot na ng 5,000 na rin. Oo. Pero kung sa hybrid yaw yan, siguro mga more or less mga 2,000 lang. Kung sa ano sa hybrid yaw yan. Kasi yung hybrid yung 11 years ng hybrid yaw yan. Tapos bakit po walang belt system? Hindi kami gumagamit ng belt system dito sa hybrid yaw yan. Dahil ang belt system i-restrict lang niya yung progress ng estudyante. Kasi palayan natin, may mga estudyante, alam mo, kung nag-enroll ka sa isang klase ng muscle, sabi na nag-enroll ka doon, sasabihin nila sa'yo, oh, white belt ka lang. Okay, nag-register ka dito, white belt. Ngayon, magiging black belt ka, mga 3 hanggang 5 taon pa yan. Pero marami kasi belt na dadaanan, na kulay ng belt. Sabihin, yung iba dyan, white belt, may yellow belt, may low yellow, may high yellow pa dyan. May green belt, may purple, may halos lahat ng kulay ng rainbow, nandun na yata eh. Okay? Dito sa art nila. Okay? Ngayon, ang belt system, ginagamit yan o dinesign yan ng mga muscle arts grupo, style ng muscle arts, para pagkakitaan ng mga estudyante. Every time na ipopromote ka, magbabayad ka ng promotion fee. Okay? Sasabihin nila sa'yo, hindi ka pa ready para dyan sa kulay ng sa technique na yan kasi white belt ka pa lang. Pero actually, hindi ka pa ready para dahil hindi ka pa nagbabayad ng promotion fee. Para ka ma-promote, anong gagawin mo? Kailangan mag-compete ka. Kaya merong entry fee. Sabihin, para ka sasabihin nila, kailangan may tinatawag na kata-competition o yung komite, minsan ng mga labanan. Sabihin, parang sparring yun. Okay, 2 tao naglalaban. Meron naman yung pagalingan na ng forma, yung tinatawag na kata-competition. Okay, merong mga ganung competition. Ngayon, bawat competition may entry fee. Pero bago ka makasali sa ganun, sabihin nila sa'yo, kailangan magkaroon ka sarili mong gear. Bibenta ka niya ng headgear, ng body vest, ng shin guard. Sabihin, ang dami mga bibenta sa'yo ng mga gear. Sabihin nila, kailangan may personal na gamit ka. Sabihin mo, isang klase ng muscle arts. Tawag na yan, taekwondo. Okay, yun, yung mga ganung klase. Tapos nun, nagbayad ka na ng membership fee, nagbayad ka ng monthly fee, binentahan ka ng sangkaterbang gear, nagbayad ka ng entry fee, tapos magbabayad ka ng promotion fee. Lahat ang kamag-anak mo nanood, babayad na pa nila ng ticket. Yun ang nangyayari. Ang kumikita doon yung organizer at yung mismo gym. Okay? Pinaperahan nila, unti-unti kinukuha nila yung pera mo nang hindi mo namamalayan. Ikaw naman, tuwan-tuwa ka,
O ikaw, kung ikaw magulang, yung anak mo na-promote na green belt, na-promote ng ganitong belt, akala mo, uy, ang galing na nung anak ko. Pero actually, ang pagiging black belt sa isang klase ng muscles, hindi yan guarantee na naging magaling ka. Kasi meron, tricycle driver o jeepney driver o kung sinong siraulo dyan sa kalye, kinugbog black belt ng karate o black belt ng taekwondo. Hindi guarantee ang pagiging black belt sa isang klase ng muscle arts para na naging mahusay ka. Naging mahusay ka, magbayad lang. Diba? Nautuho ka ng gusto ng klase ng ganong klase ng muscle arts style. Kaya dito, hindi kami gumagamit ng belt system dahil unang-una, i-restrict niya ang estudyante para kumunagal yung mga advanced techniques. Sayang yung panahon ng tao eh. Sayang sa panahon ngayon. Kumbaga, very busy yung mga tao, hindi ka na magkukonsume ng mahabang panahon ng ilang taon para marutunan mo isang klase ng art. Hanggat maaari, marutunan mo na agad yan. Kung pwede nga lang yung alamatrix na isaksak mo sa ulo mo at lahat ng knowledge, marutunan mo na agad nung oras din na yun eh. Diba? Kaya yun ang ginagawa namin. Napapastrack ngayon yung knowledge ng estudyante kasi dito, progressive yung training program eh. Sandaling panahon lang, mga within 3 months lang na training mo rito, marami ka na agad mautunan kasi puro technique, pupusulit ka sa mga technique eh. At yung mga technique na yun, applicable yun. Kasi ang magtuturo sa'yo, puro mga fighters, yung mga instructor dito, na naging mga hanggang ngayon, nakapit ng mga fighters, tuturuan ka. Yung mga technique na yun, natutunan nila yun sa mga sa time na nagko-compete sila. Kumbaga, yung mga technique na ituturo sa ito, battle-tested na yun eh, nagamit sa laban na yan. O hindi yung pinagpa-practice. Ang estudyante, pagpa-practice nila. O yung can-presentation, nakata. Na puporma ka rito, ganyan-ganyan, magpa-memorize ka ng mga moves. Tapos ano, pagkatapos ang ginawa mong kata, doon ka ulit, magbabaw sa pinanggalingan mo. Ang totoong labanan, napaaway ka, nagsapahan kayo rito, nasa kabilang kanto kayo, nagpapatuhan kayo ng pamalo, nagpatuhan ng pato, hinahabol mo ng saksak yung kalaban mo, ikaw mismo hinahabol ka ng saksak, itatakbo ka na. O papanong nag-umpisa ka rito, babalik ka ulit sa pinanggalingan mo. Kalokohan yun. Diba? Niloloko, madaling ano yun, niloloko nila yung publiko, yung tao mismo. Yung ganong klase ng muscle arts, ang tao doon, commercialized art. Sabihin, pera-pera lang eh, pinaperahan nila ng kusulte. Niloloko nila yung taong bayan. So, yung mga tao naman, nagpapaloko. O, akala nito, tuwa sila, niloloko sila. O, diba, naglalabas sila ng pera. Eh, ano po yung iba't ibang moves na hybrid daw yan? Sabi nyo nga, walang cut. Okay. Ang moves na tinuturo namin dito sa hybrid jaw yan, unang-una, number one, pagka nag-start ka rito, ituturo muna sa'yo rito ano yung tamang palayo. O halimbawa, paano ka natayo. Kasi kung hindi ka marunong tumayo yung mga stances, hindi mo nalaman yan, ikaw mismo na sumisipa o sumusuntok, misa mahubulo pa, bumaut balance na, marutunta ka. Kaya dapat nun, yung tamang stepping, yung paraan ng stance, nalalaman mo yan. Pag alam mo na yung stances, ituturo naman sa iyo ito kung paano ka sumuntok. Okay, paano ka yung tamang paraan ng pagsuntok. Na kumbaga, pagsuntok mo, hindi mo ka lang i-withdraw yung kamay mo. Kasi every time na i-withdraw mo yung kamay mo, nagbibigay ka ng warning o babala doon sa kalaban mo. Sinasabi mo, susuntok ako. Okay? Wasa i-withdraw mo yung kamay mo, nagpasabi ka na agad sa kalaban mo. Kaya yung ginagawa ng karate, ng taekwondo, nandito na yung kamay ko, dadaling ko pa rito. Nandito na yung kamay ko, dadaling ko pa rito. Nandito na yung kamay ko, dadaling ko pa rito. Sabihin, ini-withdraw mo yung kamay mo eh. Sabihin, nung time na ini-withdraw mo yung kamay mo, nagsabi ka na agad sa kalaban mo, oh, atake na ako, dumagpensa ka na, o kaya, blocking mo na yung suka mo, yung atake na gagawin ko. Sabihin nun, kaya yung atake, hindi nagiging effective dahil kinuha niya ng buwelo. Pero ngayon, nandito sa hybrid jaw yan, salit na ikukuha ang panambuelo, yung atake, direkta na. Para hindi mo nabibigyan ng warning yung palaban. Para maging effective ang atake, dapat walang buwelo. Yan. Ganun din sa sipa. Dapat ang sipa, hindi mo ikukuha ng buwelo. Pero dapat, bago ka sumipa, lalagyan mo dapat siya ng preparatory. Okay, initial attack ka muna bago ka sumipa. Dalang paa mo, kumbaga, mas malayo pinagagalingan ito papunta sa taas o sa kalaban mo. Pag bumira ka ng sipa at walang preparatory, medyo 50-50 ang chance na tumama sa target mo. Bakit? Pag sipa mo, dahil malayo yan, at yan, bitbit mo pa yung buong kalahati ng bigat ng katawan mo, ano mangyayari niyan, pwede mag-miss. Kaya dapat nun, i-divert mo muna ang attention ng kalaban ko. At umarat muna ako ng suntok. 1, 2. Nasa naka-attention niya kayo? Nasa tapat ang mukha niya, dinidepensa niya yung suntok ko. Saka ako ngayon papakawalan ng sipa.
Pag pinakulang ko lang ngayon yung sipa ko, malaki chance na tumama yung sipa ko. Bakit? Ang attention niya kasi nasa mukha niya, na dinidepensahan niya eh. Sa ako ngayon ako bibilang ngayon yung sipa. Papasok ngayon yung sipa ko. Kita mo? Ayan. Tapos alam ko yung purpose ng hybrid yaw yun sa mga kahawin ko. Ang purpose ng hybrid yaw yan, para may propagate o may kalat yung katuruan ng Pilipino art. Na meron para tayong isang klase ng muscles dito sa Pilipinas na Pinoy. Kasi ang hybrid yaw yan, isang klase siya ng isang muscle arts, isang klase siya ng style ng mixed muscle arts. Ang mixed muscle arts kasi sa ngayon, gaya lumalaman sa UFC, sa Pride FC, ano siya eh, kombinasyon siya ng Muay Thai, Sing, Wrestling, at Jiu-Jitsu. Okay? Yun ang tinatawag nila mixed muscle arts. Ang kaiba ng hybrid yaw yan sa ganung klase ng mixed muscle arts, unang-una, ang suntok nito, ang suntok ng boxing kasi pointed eh. Jump straight, upper, hook. Patulis siya. Ang suntok, pag patulis, madaling ilaga niya. Mag-waving na yung kalaban ko, mag-adaki, mag-adage lang ang kalaban ko. Hindi na ako natama. Kita mong ginagawa ng may weather, pag anong gagawin lang siya sa kalaban niya, hindi na siya tinatama ng kalaban niya, di ba? Ibig sabihin nun, kapag ang suntok, pointed, mahirap yan. Kumbaga, 4 inches lang naman yung iniilaga niya eh. Ganyan lang kalito. O, di ba? Yan ang iilaga ng ano, yung suntok niya. Ang hybrid yaw yan, ang suntok nito, kinuha sa palo ng artist. Anong kagandaan nun? Anong advantage ng suntok ng golo pants kaysa suntok ng boxing? Ang suntok ng boxing, yun nga, sabi ko sa'yo, 4 inches lang yan iniilaga niya. Samantalang hybrid yaw yan, ito, natatama sa kanya. Yan. Itong buong braso na to, papa yan. Kasi mula rito, hanggang buong braso, pati yung elbow. Ang advantage niyan, 4 times mo pinalaki yung kamay mo. Para kung po kapatabes na lumapad niya yun yan. Okay? Kung ganyan kalaki yung aatake ko, ibabalik ko, ihahataw ko ngayon sa kalaban ko, mas malaki ang chance na matamaan ko siya yung kalaban ko. Kahit yung mukupa siya, kahit biglang tumaligod ako, apiray ko siya, malaki chance na matamaan ko siya. Yun ang kagandahan. Ngayon, yung 12 palo ng arnis, convert para maging suntok ng hybrid yaw yan. Okay? Yan. Sabihin nun, yung 12 klase yon ng suntok, iba-iba yung pwede mong gamitan nun. Malapad ang kalaban mo, matangkad ang kalaban mo, payat yan, makitid yan, umdok siya. Isabihin, kahit na anong klase ng katawan ng kalaban mo, mayroong suntok na pwede mong gamitin. Unlike sa suntok ng boxing, ang suntok ng boxing, tatlong klase lang yung pamimilihan mo. Jump straight, upper hook, tatlong klase lang yan, patangkad, maliit, o kung anumang tsura ng katawan ng kalaban mo, yun tatlo lang yun ang pwede mong gamitin. Sa matalangang hybrid, ang advantage yan, meron kang 12 klase na pwede mong, sabi custom-made siya. So, yun yung bolo punches. Okay, yun ang pinatawag doon. Tapos, isa pang maganda nun, ang suntok kasi ng boxing, dahil pointed siya, malaki chance kung nagkamali ka ng konti ng suntok, pwede mabali yung wrist mo. Yan. Tapos isa pa, ito, pirapiraso siya ng mga buto eh. Yung mga piraso ng buto na yan, pag isinuntok mo yan, tumama sa baho ng ulo, pwedeng madurog yan. Okay? Kaya ang tigas ang baho ng ulo eh. Ngayon, ang maganda nito, mas malaking buto ang nandito. Kaya pag tumama sa kanya, sa kalaban mo ngayon, mas solid ito. Mas malaking buto ito, compare mo sa buto na nandito. Ayun, nililit lang niya, buto na nandito yan, di ba? So, i-compare mo sa malaking buto na nandito. Kaya mas solid ang patama mo ngayon sa kalaban mo. Okay, yun ang kagandahan. Then, ang sipa naman ng hybrid yaw yan, kinuha siya doon sa traditional na yaw yan mismo. Okay, ang advantage mo naman sa ganung klase, na lang sipa ng ginagawa nila sa mixed muscle arts, sipa naman ng Muay Thai ang ginagamit nila doon. Ang sipa ng Muay Thai, push kick at roundhouse lang. Ang ganda sa sipa ng yaw yan, may mga sipa siya na kahit nakatalikod ka, pwede ka rin sumutan na nakatalikod ka. Sabihin mo, nakatingin ka sa kalaban mo, hindi mo inalis yung tingin mo sa kalaban mo, pwede kang bumira ng sipa ng patalikod na hindi ka nag-aalis. Kasi karaniwan, pag bumira ka ng straight back kick, inikot mo yung ulo mo, mawawala ng ilang segundo yung kalaban mo sa harapan mo. Yung time na inikot mo yung ulo mo, yung nag-twist ka ng ulo, yun yung time na pwede kang i-take down ng kalaban mo, pwede ka rin yung tanyakan sa likod. Pero ito, pwede siya sumipa ng patalikod nang hindi nag-aalis ng tingin. Yung tawag doon, yaw yan, tactic.
at yung tawag silang Scorpion King. Sabihin, iba-ibang klase ng sipa na sayaw yan mo lang makikita. Then isa pang maganda nito, ang wrestling move naman na ginagawa namin dito, galing naman sa bulo. Sabihin niya, yung bulo naman, kumbaga Pilipino art din yan, galing ng Mindanao. Okay? Tapos yung dumog naman, same thing, ganun din. Yun ang grappling style namin. Salit naman, salit na ang gamitin mo, yung jiu-jitsu. Ang jiu-jitsu kasi upper body lang ina-attack, halos lang yan eh. Okay? So, ang hinahabol nila, papara sila, kaya kukunin nila yung taas kung sila kumukuha ng mga submission. Okay? Ngayon dito, ang style ng hybrid yaw yan, kung anong ibinibigay ng kalaban mo, yun ang atakihin mo. Nandiyan yung paa niya, nandiyan yung kamay niya, nandiyan yung ulo niya. Ano mang bagay na nandiyan sa harapan mo, pwede mong gawin ng submission. Yun ang kaganda, pwede mong atakihin. Hindi mo lang gagawin ng submission, pwede mong sipain yan, pwede mong elbowin, pwede mong tumurin, lahat yun, pwede. Bakit po kinukumpara yung yaw yan sa Muay Thai? Yung yaw yan naman, yung traditional na yaw yan, lagi nilang ikinukumpara sa Muay Thai. Dahil nakikita nga nila, parang halos pareho. Nagkakapareho sila ng moves. Dala nangyayari, ang Muay Thai, suntok, sipa, tuhod, elbow. Yung traditional layaw yan, ganun din. May suntok, may sipa, may tuhod, may elbow. Yun ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba nga nila yung pangalan. Hindi naman. Yung sipa. Okay? Yung sipa, siyempre, yung traditional layaw yan, kakaiba yung mga sipa niya. Okay, yung suntok niya, ganun din. So, kaya nga lang, during ng time ng labanan, wala sila nakikita na kaibahan. Kasi bakit? Dito sa atin, sa Pilipinas, pag naglaban yung Muay Thai at yung Yaw Yan, halos pareho. Bakit? Kasi may time na yung etong tao na to, dati siyang Yaw Yan practitioner na naglipat ng Muay Thai. Dahil yung nagpasok na sa atin dito ng Muay Thai, yung presidente ng Muay Thai dati, si Robert Pazes, dati isang yaw yan, practitioner, naging isa sa isang sa mga naging instructor niya. So, Robert Pazes. Yung matchmate sa yaw yan dati, si Rodaro Lagos, siya naman yung naging presidente ng Amateur Thai Boxing Association of the Philippines, Muay Thai dito sa grupo. Sabi, puro mga Muay Thai practitioner, yun ang pasok ng Muay Thai dito. Ay, yaw yan practitioner pala, yun ang pasok ng Muay Thai sa Pilipinas. Ngayon, ang ginawa nila, Muay Thai lang puno, pangalan, pero ang move, yaw yan. Kaya nung time naglaban yung Muay Thai at yung yaw yan, pareho ang galaw. Yaw yan din naman ang ginagamit na teknik ng Muay Thai. O, diba? Ang maganda niyan, maglaban yung totoong Muay Thai na galing ng Thailand at naglaban yung yaw yan dito talaga na ginag-training. Yun ang ano. Kaya lang, ginawa nila, nakakita kasi sila ng, kaya hindi nila pinupush na may pasok ang Muay Thai dito, may pera kasi international sport na ang Muay Thai. Okay? Kung may papasok nila at na-approve, gaya niya, na-approve na ng National Sports Association, na POC na, nabibigyan na sila ng pondo. Pag may pondo na, magkakapera na sila ngayon. Yung mga nagpasok no, nung Muay Thai sa Pilipinas ngayon, kumikita sila. Bakit? Nabibigyan ng pondo ngayon ng gobyerno, yung association nila. Okay? Nabibigyan na sila ng opisina, nasa ultra na sila eh, hindi na sila umuwi pa. Tapos yung mga player na nagko-compete para sa abroad, sa SEA Games, meron naka-allocate na allowance. Kumikita sila ngayon. Yun ang kaya nila pinupusyo kasi kumikita sila eh. Unlike nung yaw yan, ang yaw yan kasi ano eh, sabi nga nila, pang barangay lang eh. O dito na sa Pilipinas, malabo lumabas nga daw ng bansa eh. At malabo daw na ma-considered na sport dito sa Pilipinas, ang yaw yan. Bakit nga po pala hindi nila kinoconsider? Hindi kinoconsider na sport dito sa Pilipinas ang yaw yan. Dahil sinasabi nga nila, combative art ang yaw yan. Okay, same thing, ganun din ang hybrid yaw yan, combative art din siya. Kaya lang, naipapasok namin sa, ang ginagawa namin ngayon, nagko-compete kami sa iba-ibang klase ng mga martial arts event. Okay? Event ng, halimbawa, may palaro ang judo, may palaro ang boxing, may palaro ng kickboxing, may palaro ng Muay Thai, may palaro ng mixed martial arts. Sumasali kami. Yun ang hybrid yaw yan. Kumbaga, lahat ng klase ng martial arts event,
pwede namin salihan. May wrestling competition, sasali ang hybrid yaw yan. Kaya nga lang, pag nag-compete kami, hybrid yaw yan ang dala namin. Unlike yung sa ibang grupo, dinadala nila yung pangalan ng grupo para sila ma-acknowledge o para sila makasali sa ganong event. Dadalhin nila yung pangalan, yung pangalan ng organizer, event organizer, or makipag-compromise sila para makasali sila doon. Pero ang hybrid yaw yan, ang kagandahan nito, makapag-compete kami ng mga wrestling competition na hybrid yaw yan ang dala namin. Kukumpete kami ng grappling competition, sinasasal ang jitsu, hybrid yaw yan ang dalawa namin ng grupo. Maglaro kami ng judo, maglaro kami ng Muay Thai, or ang punong competition yan, hybrid yaw yan ang dinadala namin. Kailangan hybrid yaw yan, never na hindi siya pwede na gamitin ng ibang grupo. Unlike ng traditional na yaw yan, nagamit na siya ng ilang beses, dumating dito ang pechak sila, nagdarating dito ang taekwondo, pangsutin sila ng taekwondo, kinocompromise nila yung sarili nila. Aso ko tingnan ngayon yung art na dinadala nila. Okay, yaw yan practitioner siya. Kung gagawin niya pangsusunod siya ng taekwondo uniform, tapos nakuhulog pa laban. Ay, ang galing pala ng taekwondo, mag taekwondo ako. Ang galing pala, lakas pala sumita. Oh, di ba? Oh. Aso ko yung taekwondo, hindi yung yaw yan na yung tao na sa loob na yaw yan practitioner. Dumating ang penjak silat, ganun din ang nangyari. Dumating ang Muay Thai. Penjak silat, Indonesian kickboxing yun. Okay, may dumating na yung Muay Thai nga. Nakita nila, ang gagaling pala ng Muay Thai, pinag-studio ang malaman, nakaw, gano'n. Hindi nila alam, liyaw yung practitioner yun. Hindi naman talaga kung galing sa Thailand yun, ang Muay Thai practitioner talaga. Yun ang nangyayari. Pero sa hybrid yaw yan, pag lumaban ng mga fighters namin, o player namin, nakasuit kami, suit namin, yaw yan. Pag nanalo yung player namin, itatas namin yung bandera ng yaw yan. O kapansin mo dyan, pag nanalo yung player namin, may banner kami. Nakalagay doon yung hybrid yaw yan. Bakit kaya hindi pa siya kinikilala? Halos pareho lang naman sabi niyo yung yaw yan sa yung yaw yan sa Muay Thai. Ang yaw yan kasi, sabi ko nga kanina, hindi pa siya nagiging international na event talaga eh. Kasi para ka ma-considered na maipasok sa Sports Association na NSA o sa Philippine Olympic Committee, kailangan may mga 20 countries na nag-practice ng ganung klase ng art. Kaya lang nangyayari, alam mo, meron tayong yung mga dating 1970s pa, nagkaroon ng yaw yan sa abroad, sa US. Kaya lang, noong time nagturo sila sa US, hindi naman yaw yan at tinuturo nila eh. Okay, nagturo sila ng yaw yan. Ang problema, nagturo sila sa gym ng Okinawan Karate. Nagturo sila sa ganitong klase ng art, sa Kenpo. Ano lumalabas? Pinapalabas lang nila, ano ba, kunyari, ito, Kenpo tinuturo ko, pero actually, yaw yan tinuturo niya. Nangyayari, ginagamit na siya ng ibang art. Sabi ko nga sa'yo, ang nangyayari, para lang may pasok nila yung yaw yan, o may turo, ginagamit pa nila yung ibang art, kikiride mo sila para masabi yun. Pero hindi pa din nakikilala. Pero actually, hindi siya makikilala. Bakit? Pinapalabas, teknik to ng Kenpo. Teknik to ng Okinawan Karate. Teknik to ng ganitong klase ng martial arts ng Muay Thai o ng ganitong art . Pero actually, yaw yan ang tinuturo nila. Yaw yung teknik yun. Nananakawan tayo ngayon ng mga teknik sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko ng counter pati yung yaw yan mismo. Nang darating ang panahon, sabi ko, merong mga makasama na ko or may mga kalaban kami na teknik na mismo ng yaw yan ang ginagamit. Kaya kailangan dapat meron ang counter doon sa ganung klase ng teknik. Oo, na mas mo sabi nga, Philippines deadliest martial arts, dapat may mas deadly ka doon sa pinaka-deadly. Ano yung mga beneficyo na makukuha ng tao kung nag-yaw yan, nag-hybrid yaw yan? Pag nag-aral siya ng hybrid yaw yan, ang maganda kasi dito, unlike sa ibang gym ng martial arts na ino-offer, ang pag-e-enroll dito sa hybrid yaw yan, hindi ka lang maruto ng skills. Ang kagandahan dito, maluluto, pati yung katawan, yung attitude mo, yung character mo, madedevelop din. Kasi sa ibang gym, alam ba, para ayaw nila na yung estudyante nila umalis. Makikiride yung sila yung estudyante, ano gagawin nila? Uy, nag-yosin dyan. O sige, yosin break, mga ganyan-ganyan. O makipag-ilo pa sila, mga ganon. Sabi ni,
nangyayari ngayon, kumbaga tinotolerate nila yung estudyante doon sa ginagawa nila. Dahil bakit? Eh, nagbabayad ito eh. Pag sinita ko ito na ganito, baka ito hindi na control ko next month eh. Diba? Kino-compromise nila yung philosophy o yung art doon sa ginagawa ng tao. Ang estudyante, kaya siya nag-enroll, o yung mga magulang, ini-enroll nila mga anak nila sa martial arts, nag-expect sila na mga anak nila madidisiplina. Pero sa panahon ngayon, ang dami mga martial school dito sa Pilipinas, halos 80% or baka 90% na mga martial school dito sa Pilipinas, pera-pera na lang. Ang purpose nila, kaya sila nagbukas ng gym, para pagkakitaan yung estudyante. Hindi na nawala na yung talagang eagerness na mabigyan ng tamang mag-guide yung mga estudyante nila, yung tamang attitude o yung tamang paraan. May encourage sila yung estudyante na, oy, ano ka, alisin mo, kumbaga, yung bisyo, dapat masama ang bisyo eh, dapat eto ka, healthy living na dapat, eh, ganyan, di ba? Yun yung dapat. Magbigay ka ng, ng extra effort na eto, nagtutal lang, dito ka na lang, yung discipline. Na yung estudyante, eto, gaya na isang klase ng ano, dapat yung pagdating alas 7, dapat mag-start ng training. O dapat nun, 10 or 15 minutes before ng training, dapat nandito ka na sa gym. Kumbaga dapat, ang nangyayari, yung disiplina yun eh. Yung respeto. Dapat nun, para ma-respeto mo, yung kumbaga, kukunin mo yung respeto nung ano eh. Para makuha, mag-gain mo yung respect ng estudyante mo, dapat ikaw, dapat nire-respeto mo rin yung estudyante. Same thing, ganun din. Kumbaga, para masabi mo, nire-respeto mo sila, dumating ka sa tamang oras ng training. Diba? O, yun yung proper na ginagawa rito. Kaya yung mga, tinuturo, sabi ko nga sa'yo, tinuturo dito, yung paano pa pag-respeto. Pagpasok mo rito, sabi ko nga, bigyan sa'yo sa inyo, dumating ka rito, may estudyante o wala, magbaw lang kayo dyan. Kaya sa pagpasok niya sa 51. Okay? Sabi, doon nag-umpisa yung pag-respeto mo eh. Kung hindi mo kaya respetuhin yung lugar, ano pa kaya yung tao na nagtuturo mo? Diba? Ganun na nangyayari. Kaya, yun ang ginagawa namin dito. Kumbaga, ang ginagawa namin dito, kaya makikita mo dyan, yun, man. May nakita ka dyan na may nakapaskil doon sa whiteboard. Ano, isa sa mga nakalagay doon. Ang nakalagay doon sa whiteboard, bawal magpatugtog dito na mga tugtog o musika na may kasamang pagtumura. Ang penalty, 100. Doon sa nagpatugtog siya dyan, at may narinig ako dyan, ay 100 na penalty siya. Kasi meron ako narinig niya saan dyan eh. Ay mga bullshit, fuck you, mga kuno ng mga pinagasabi ng tugtog. Yun ang lyrics ng kanta. Yun, sabi ko, kung di mo matatanggal yan sa iPad mo, huwag mo nang patugtugin. Okay? Kasi every time na marinig ko yan, magdadabayad ko sa akin ng 100. Yun ang nangyayari. Yun. Kasi hindi maganda pakinggan eh. Di ba? Nasa martial arts gym ka, kung baga, respeto pero nag-usapan, tapos makakarinig ng mga tugtog na nagmumura. O, di ba? Hindi maganda tingnan. Yun, isa pa sa mga tiyaturo dito. Bawal mag-training dito ng nakubad. Ganito din. Kasi minsan may mga nag-training dyan, yung mga lalaki minsan eh. Diba? Respeto muna lang eh. Kasi hindi naman lahat, puro lalaki nag-training eh. Minsan may mga babae rin nag-training eh. Diba? Ano ba yung mga bawal din? Bawal din lang siyempre, inom. Pwede kang mag-inom, okasyon lang. Halimbawa, kanyari, nanalo ka sa competition, birthday mo, pero moderate lang. Hindi yung gumagapang ka na sa kalasingan. Okay? Hanggat maaari nga, inaano namin, binabawal namin yung pag-iinom. Actually, dito sa gym namin, mula nung binuksan nito, every anniversary namin, iniinom lang dito soft drinks, juice, yan. Yun ang iniinom. Yung iba, may pagdadala dyan ng, sabi lang, pagdadala sila ng alak o kung ano, hindi po pwede. May mga members na po ba kayo na natanggal dahil hindi sila makakomply dun sa mga members? Meron ganun na nangyayari. Bakit? Saksakan ng kaibangan. Tapos meron pang estudyante. Actually, dapat na magiging instructor na siya. Lahat na comply na niya, lahat ng ginapak na siya, nag-receive na siya rito, ng yawyan. Nakapatong sunod-sunod na panalo na siya. Kabisado niya yung buong basic, pati advanced training program. Alam na niyo kung parang patuturo. Ang isa lang na hindi niya na-comply, yung hindi niya na
hindi sila naging malamahusay, magandang pagkakaroon sa mga estudyante. Kumbaga yung, minsan pinagturo ko siya, ginagawa niya, kasi ganito, Sunday, ano tayo ha? Chugging tayo doon sa UP. Takbo. Kaya, sa mga estudyante, kinausap niya, yung mga estudyante. After ang jogging nila, ano nangyari? Pagdating ng hapon, inuman naman sila. Kumbaga, ano eh, sarip na yung estudyante, ako training, ako laban, yayayain mo ng inuman. Yayayain mo lang kung saan sa mga gimmick. Tapos yung isa, binata-bata pa niya yung isang estudyante babae dito. Samantalang siya, mayroon naman siyang girlfriend. Maliban sa girlfriend niya na yun, meron pa siyang ex na kaya siya nakapasok dito sa gym. Kasama yung sa nagbayad, yung 1 year unlimited niya dati. Yung girlfriend niya. Kumbaga ginamit pa niya yung girlfriend niya. Tapos nung nabayaran niya yung 1 year unlimited doon, hindi naranasan yung girlfriend. Tapos ngayon, kung pati yung estudyante rin, mga estudyante rin ito, binabata-bata niya. Tapos makikita niya dyan, may bagong estudyante. Kaya pinapasok ko na rin yung mga record book eh. Kasi ginagawa niya, sineparate na namin yung record book ng babae, ng lalaki. Sisilip naman sila sa mga record book ng babae. Yan. Kaya ginawa ko, separate na yan. Kumbaga hindi na nila nakikita. Pakala nila nakikita niya, pati yung ID number. Pero yung bawal silang magkaroon. Hindi naman sa bawal magkaroon. Kung binata dalaga sila, okay lang. Pero kung binata, okay, binata nga, dalaga. Biro mo, gagawin mo lang naman pang pastime lang naman pala yung isang estudyante. Kawawa naman. Diba? Yun yung inaunan ko dito na hindi ko pwede yung gano'n eh. Na mag-ano ka rito, tapos to. Yung estudyante, siyempre, ang nangyayari ngayon, umiiwas na ngayon yung estudyante na pumunta na si Pidal, baka mag-training din yun, kasabay. Yun ang nangyayari. Ilang estudyante na niya ang gano'ng ginagawa niya. Kaya ginawa namin, sabi nga niya, balak bumalik ulit. Sabi ko, hindi na siya welcome para bumalik niyo sa gym. Kasi binigyan na siya ng chance eh. Kaya lang yung chance na binigay sa kanya, sinira na niya. Ilang beses na yun, kadalawa, tatlong beses na yata siya nabigyan ng chance. Paulit-ulit, ganun pa rin ang ginagawa niya. Ngayon, balak nung bumalik, hindi na po pwede, hindi na siya yalo. Kahit magbayad pa siya ulit, hindi na siya yalo. Actually, pag naging instructor ka na rito, hindi ka na dapat magbabayad. Kaya lang, problema, yun nga, kahit magbayad pa siya, hindi na siya tatanggapin ng gym. Kasi ano na eh, nasa utak na niya eh, nasa habit na eh, hindi na namin siya makorek eh. Kung ganong klase ng ano, kumbaga masyadong pusakan na, kung matindi na yung virus na nakaano sa kanya, lahat ng klase ng anti-virus na binigay mo na, lahat na ng paliwanag, lahat na ng klase ng payo, binigay mo na, at talaga hindi mo mabago, keep up mo na yung ganong klase ng tao. Kasi makakahawa siya eh. Parang kamatis yan eh, nasa isang kaing eh. Nilagay mo na isang bulok, lahat yung mahahawa. Tanggalin mo, itapong mo na yun. Huwag ka mong hinahin doon sa isang bulok, kakapapis. Itapong mo na yun. Kung na may nahawakan siya ng mga ilang bagay dyan, nakutay mo lahat yun, tanggalin mo, ilagay mo sa tabo, itapong mo na lahat. Huwag mo nang panghinayangan yun. Yun. Kaya ganun ang ginagawa namin. Kung may natangay siya rito ng mga ilang estudyante at na may hawa, hindi na rin po pwede tanggapin dito sa gym. Kasi mag-ano lang yun eh. Dadami lang yung mga ilang klaseng tao. Ano pa po yung ibang filosofiya ng hybrid yaw? Bukod sa mga nasabi. Ang filosofiya ng hybrid yaw yan, sabi ko nga, ang depensa rito dapat atake. Hindi ka po pwede, naghihintay ka lang. Makita mo, dudukot ang baril yung kalaban mo, kukuha ng kutsilyo, kukuha ng pamalo. Sapakin mo na, huwag mo nang hintay na makakuna pa sa'yo. Kasi nakita mo, medyo hindi na maganda yung usapan ninyo. Tapos medyo may bubunutin na siya, may kukunin na yan. Babanat pa lang siya, sapakin mo na. Huwag ka magpapauna. Lahat ng bagay, nakita mo, medyo masama na pakiramdam. After ang training mo, hindi na maganda pakiramdam mo. At medyo, parang feeling mo, may sinat-sinat, may lalag mo. Huwag ka lang hintay, maglalag natin ka. Uminom pa na agad ng antibiotic or uminom pa na agad ng biogesic kung ano dyan. O bioflue, mga ganon. Sabihin, lahat ng bagay, dapat huwag mo nang hihintayin. Lahat ng bagay, parating pa lang, dapat magkaroon ka ng foresight. Okay? Na nakita mo, parating pa lang, unahan mo na. Ano ba, kita mo, sabihin mo sa sarili mo, magkakaroon ng exam. Sabihin, kung meron ka naman free time, huwag ka na munang guminig, mag-advanced study ka na. Para pag tinake ng professor mo yun, at least para ka nang nagre-review. Kasi ang kaganda ng advantage mo doon sa isang sa ganung klase ng para ng pag-aaral o ano. Nangyayari, ano eh, sabi nga, para naglalaro ka na lang eh.
kapag ka yung isang bagay, alam mo, tapos nakakapilig, baga ang dali pag-aralan. Hindi nangangapa ka. Nasa ka, pag sinabi sa'yo, pag ikinuwento ng profesor, ganito ganyan, ang nangyayari, ano eh, laging bago sa pandinig mo. Mas nahihirapan ka. Unlike nung na-take mo na o nakuha mo na, mas madali mo nakukuha. Diba? Yung isang bagay. Kaya dapat ang lahat ng bagay, dapat unahan mo muna. At aralin mo muna. Huwag mong ihintay na dumating yung panahon na saka mo lang siya kakailanganin, saka mo lang, saka lang mo dahilap. Diba? Eh bakit kung kakailangan pahalagahan ng tao? Dapat pahalaga ng mga Pilipino ang ganitong klase ng martial arts, gayto hybrid daw yan. Sa klase siya ng Pilipino mixed style ng mixed martial arts, di ba? Dapat tinitong pahalaga kasi ano pang may share mo doon sa next generation kung halos lahat ng klase ng martial arts, lahat yung, kasi isang klase na siya ng ano eh, ng kultura na ng, ng Pilipinas eh, ng Pilipino. Sabihin, ang culture, bawat bansa may kanya-kanyang kultura. Ngayon, parta ng culture ng Pilipinas o parta ng isang klase ng sine, itong hybrid job yan. Ngayon, kung mawawala siya, kung halimbawa walang mag-practice ito at wala nang gagamit ito, hindi na marutuloy. Ngayon, makamakay na ako, wala na ako. Kasi yung mga ilamang practitioner, wala na rin. Kung baga, nabubura na siya, nawawala na. Or kung pwede, na yung mga practitioner, nag-abroad na, dahil mas malaki ang opera sa kanila doon, nag-akita, inopera sila, ang dinadala nila ngayon, ibang lugar na. Oh, meron palang hybrid jam yun. Ang hybrid jam mo yan pala, nag-start pala sa Iran. Ang hybrid jam mo yan pala, nag-start sa Canada. Dinail lang pala ng Pilipinas. Ganun ang mangyayari dyan. Kumbaga, ano yan nakakao? Parang gaya ngayon, ang Iran, sinasabi lang, stick fighting daw, saka nila galing. Yung armies. Kumbaga, yun ang ano, may magasin sila dyan. Nandito sa, ano ng Oriental sport, na Persian time pa daw yun. Yung stick fighting. Kasi bakit? Yung mauusay nating armisador, yung mga master, ng armies, nasa abroad na. Mga estudyante na lang nila ang naiiwan dito sa Pilipinas. Kasi bakit? Ang laki ng offer dun eh. Ibinenta nila yung sarili, kumbaga, yung identity na yung art nila para sa pera. Kasi bakit? Sabihin nila, hindi naman ako binabayaran ng Pilipinas para maging makabayan eh. So, walang binibigay na support ang Pilipinas para istin na i-ano ko to, ipakalat ko kung ganito klase ng para na pakipaglaban ang sistema. Kasi kung tuloy-tuloy, kung may mangyayari kasi, kailangan dapat mapukaw mo yung gobyerno, yung Pilipina, yung masa, para patuloy nilang ipatronize yung ganitong klase ng party. Okay? Ngayon, bihira na lang kasi mga Pilipino na ganun ang ugali, yung pananaw sa buhay. Karaniwan kasi, kaya tinitingnan lang yung sarili nila bago yung iba. Sabihin, eh kung ako mismo, hindi naman ako binabayaran ng gobyerno para ipatronize ko. Eh, may offer ko sa akin sa ato. May nag-offer sa akin sa Canada, may nag-offer sa akin sa Australia, may nag-offer sa akin sa England, may nag-offer sa akin sa Israel para magturo doon ng hybrid yaw yan. Pero bakit kaya ano ko sa'yo? Kung pag nawala yung hybrid yaw, parang panahon, wala na. Wala na magpapatuloy. Ano mangyayari ngayon? Nanako na naman, panibago. Kumbaga, yung legacy, yung cultural na natin, identity natin, nawawala na unti-unti. Kasi maubos na lahat yan. Eh, kinikilala ko ba ng gobyerno? Hindi nga eh. Ang masama, sabi ko nga sa'yo. Sinasabi nila, ang yawyan, kahit na noong 1970s pa, yung yawyan, hanggang ngayon, itong hybrid yawyan. Actually, yung yawyan mismo, hindi pa siya ina-identify ang sport dito sa Pilipinas hanggang ngayon. Ngayon, ang yawyan, itong gym, at isa, ina-credit na ng GAB Games and Amusement Board as a professional mixed martial arts gym. Ito mismo gym na hybrid yawyan noong 2009. Yan. Ang bala kasi ng ano, kung sabi nga, kung hindi nagawa ng master yun ng yawyan before na mabigyan ng recognition ng gobyerno ng Pilipinas ang traditional na yawyan, itong hybrid yawyan ngayon na isang klase na buusubong ng panibagong style ulit ng mixed martial arts naman, ginagawan ko naman ng paraan na mabigyan ng recognition. Gaya na
yung pinaka sabi nga pastis sa may halong ng pastis na kaugnay sa Pilipinas, member ng hybrid daw yan, or isa sa mga fighter ng hybrid yan. 6 seconds si Earl the Beast Uy. Sa loob ng 6 na segundo, napatulog niya yung kalaban niya sa isang labanan. Amateur yun, may headgear pa ngayon. May hawak ng pastis submission, hybrid daw yan din, yung Spyrus. 8 seconds, sa pito yung kalaban niya. Meron din 5 seconds si, nakailang wala pa akong video kami time na yun, si Alan ko, 5 segundo lang sa Philippine Grappler's League. Nakapasabit niya yung kalaban niya. May hawak ng pastis knockout sa URCC ng professional. Yan si Spyrus, 18 seconds, tulog yung kalaban niya. Fastest? Knockout. Tulog ang kalaban. Yun. Sabihin nun, kumbaga may mga nagiging achievement. Sa URCC siya? Sa URCC. Siya may hawak ng fastest knockout. Doon yung binakwist ng kalaban niya. Yung tumalo, yung tunang nakaraan, yung palarong pambansa, yung player namin na babae, si Jenny. Tinalo niya mismo, siya yung nakakuha ng kauno ng Yaoyang practitioner, yung hybrid Yaoyang practitioner, na nag-gold sa wrestling competition. Kumbaga, nakalaban, tinalo pa niya mismo yun. Galing yung national team. Yun, nasa, ano kasi ng POC, no? Pila yung istudyaryo, no? Philippine Olympic Committee. Nandun yung pangalan niya, na nakakuha siya ng gold medal. Yun, unti-unti, ang ginagawa namin, na ma-recognize mismo, o makuha mo yung, ano, kaya nga ang ginagawa namin, continuous namin siya na, ang hybrid yaw yan, tuloy-tuloy ang ginagawa namin promotion. Yan, mapapanood mo kami sa TV, mag-isa maratunin mo sa radyo, yung mga ganun eh. Kasi ginagawa, ang ginagawa ng hybrid yaw yan, continuous. Kaya lang, ginagawa naman ng ibang grupo ng yaw yan, pinapatikos naman yung hybrid yaw yan. Sabi nga, pupa na yung papogi lang sa TV ng hybrid yaw yan, ganyan-ganyan, ganun. Yun ang ginagawa nila eh. Kumbaga, parang ano yun eh, sabi nga, utak talang ka eh. Kumbaga, dapat nun, magtulungan. Ang ginagawa nila, pag nakita na may isang grupo, isang tao na umaakyat, umaasenso, hinahatak nila pa ba? Mali yun eh. Dapat nun, itulungan umaakyat, umaasenso. Yun ang mali eh. Kaya sabi, ang nangyayari, kumbaga, itong hybrid yaw yan, separate siya doon sa traditional na yaw yan. Kumbaga, kaya nga, mapapansin mo, halos lahat ng gym ng yaw yan, mapapansin mo, yaw yan Ardigma, yaw yan Buhawi, yaw yan Kampilang, yaw yan Musang, yaw yan Lawin, yaw yan Dragon, lahat ng klase ng yaw yan, puro yaw yan ang naumpisa. Tanging ang hybrid yaw yan lang, ang hybrid muna bago yaw yan. Kumbaga, hybrid, then yaw yan. Ayun, makikita yan. Ano yan? Magkaagapa yan. Okay, ang hybrid, wala sa taas ng yaw yan. Kumbaga, magkatabi yan. Sabihin, ano-ano-an, nag-ano yan. Tapos, yung Team Kobayashi, siya ang sumasalo. Kumbaga, siya yung nagdadala para still upload yung dalawang grupo na to. Yun yung sabi niyo makikita ko sa ano. Oo. Yan, yung ano yan. Yung tatlong star na yan, ng yaw yan, itong hybrid yaw yan, yung logo namin, yan yung Luzon, Visayas, Mindanao. Nabalak namin ipropagate yung hybrid yaw yan bago lumabas ng bansa, may propagate sa all over the country. Na magkaroon man lang ng ano ng gym ang hybrid yaw yan sa Mindanao, sa Bandang Davao siguro. Magkaroon ng hybrid yaw yan, Bandang Davao. Sa gaya kayo, may interview ngayon isang isa sa mga estudyante ko, si Rudis Pareñas, in-interview siya ngayon na Channel 5. Yun, nag-text sa akin kanina, pinawagan niya ako, sir, may interview ko rito, yano ko yung ano natin, gym natin dyan sa Cubao. O yun, kasi sila nag-ano ngayon doon, mga nalagi estudyante ko sila doon, nagtuturo rin sila doon, ang mga masalas ngayon. Hybrid yaw yan, sa Lawag naman yun, Bandang North. Sa South, bali nakarating na ako ng Davao, maganda ng lugar din yun. Kasi hindi na binabagyo yung lugar na yun. Yun, para meron tayong Luzon, sa Visayas. So, masasabi niyo po ba na nabibigyan siya ng halaga o ng Filipino martial arts? Sa ngayon kasi hindi pa siya nagkaroon nabibigyan ng halaga ng gobyerno. Kasi sabi nga, para mabigyan ka ng papagpapalaga ng gobyerno, masabi natin na makilala ka. Ang mga grupo o martial arts na binibigyan ng pahalaga, yun yung binibigyan nila ng lugar sa Rizal Memorial Coliseum, nandun yung Wushu, merong building doon, nakaka-practice doon ng maayos ang judo, nandun ang wrestling,
Oh, may pero may group na may taekwondo doon. Hindi sila kinikilala sila ng gobyerno. Pero hindi naman mga galing sa Pilipinas. Hindi galing sa Pilipinas yun. Foreign muscle arts yun mga yun. Samantalang itong sariling atin, itong yawian mismo, itong hybrid yawian mismo, wala. Pumupa tayo rito. Kumbaga sariling pagsisikap natin ang ginagawa natin para tayo propagate yung mga na dominate. Oo, kasi ang mawak nga dyan, puro mga businessman, mga malaking tao eh. Pati ito nga, kumbaga dapat nun, mas sa pahalagaan nga nila ito eh, bigyan nila ng suporta. Kasi alam mo, ano nangyayari, wala suporta ang gobyerno eh, para din sa ganito. Pag siguro, pag may mga player na tayo, lumalaban na siguro ng UFC, yun siguro sa, yun lang yung time na mapapansin ang hybrid yaw yan. Kasi nakikita na, nakikita nila, uy, may mga sisikat na siya ngayon. O, kasi sabi nila, uy, biruin mo na, nanalo na yan. Kasi si Pacquiao, hindi naman kinala dati yan. Kaya sumisikat na siya, nanalo si Pacquiao. Ngayon, ginawa nilang congressman pa. Mga ilang taon pa kaya? Siguro, mga... Ako siguro akong mamatay. May... Kasi ang ginagawa ko naman, continuous yung promotion ng hybrid yaw yan, up to now. Bigyan mo ako ng mga ano, mga siguro, mga 10 years mula ngayon. 10 years pa. Kasi medyo... Siguro 10 years mula ngayon, tingin ko naman, may pasok natin to kahit paano sa POC. Sa SEA Games man lang, kung hindi maging demo sports siya, kumbaga maka-dominate man lang yung mabigyan ng recognition ng Pilipinas to, na mayroong ganitong klase na, kasi ang target namin, parang ano eh, gaya ng Muay Thai sa Thailand, nagiging tourist attraction siya. Pero nandun yung Muay Thai Institute eh. Halimbawa, a foreigner ka, gusto mong mag-aaral ng Muay Thai, pupunta ka ng Thailand, magpapag-book ka doon. Through internet, magbabayad ka na doon, meron ng hotel doon, meron sundo na sa'yo sa airport, doon ka natitira sa, ano na yun, yung kumbaga sa Muay Thai Institute mismo, may kwarto ka doon, doon ka nakakain, may mga ano doon, kumbaga nakapackage na. O halimbawa, ang training mo for 1 month, o 1 week ka mag-train, mag-stay doon sa gym, doon sa Muay Thai Institute mismo, doon sa school na yun, tuturuan ka ng Muay Thai. Kumbaga, nagiging dollar earning na siya eh. Kumbaga, nakakatulong sila sa economy. Same thing, ganun din. Ang target namin, kung siguro tumama ako sa loto, bibili ko itong building ito, ang turo, puro yaw yan, andyan naman yan. Kaya nga, inilay ko itong gym mismo na to, dito sa Cubao, sentro. Bakit? Ang sakayan mula sa NAIA, papunta rito, one ride lang. Diba, galing ka ng airport, galing ka ng Clark, pagbaba mo ng, ano, ng bus terminal diyan, galing ng Clark, one ride lang. Galing ka ng terminal ng, ano, ng pier, galing ka ng probinsya, meron ditong jeep na biyahin pier. Yan, one ride lang. Ano? Dalawa ang terminal dito ng, ano, yung MRT, pati LRT, nandito rin sa Cubao. Lahat ng bus station, mga terminal ng tricycle, terminal ng jeep dyan sa Patra Cruces, kumbaga nakasentro itong lugar na to. Ngayon, kung ang kagandahan doon, nandito yung mga hotel na malalapit. Kaya pag halimbawa na may mga foreigner kami, mga estudyante rito, dito lang sila nag-rent ang lugar, malapit lang. Ang nangyayari, dahil itong foreign na nandito kayo, si Renate. Ang ginagawa nila, papasok sila rito, may dala na silang dollar, papapalit nila yung dollar nila, ibabayad nila sa gym. Yun na nangyayari. So, pag nakakatulong tayo sa economy. Yeah, may estudyante kami rito ng Canadian, may estudyante kami rito ng Australiano, may estudyante foreign, Amerikano. Kasi I mean, unti-unti yan eh. Kumbaga, makakatulong tayo sa economy, yung hybrid yaw yan. Kasi magiging tourist attraction na siya eh. Kaya lang, para mas dumami yung mga estudyante na foreigner na magpatunayos itong gym na to, kailangan to tuloy-tuloy na mag-compete. At manalo, hindi lang dito sa Pilipinas, maganda niya manalo sa abroad. O, sa international competition. Kaya lang, tamang problema natin, wala kayong backer eh, para makapagpadala ng player, mapunta sa abroad. Marami tayong mahusay na fighters. Ang problema nga lang natin dito, wala pa tayong contact para doon sa ganung competition. Dala lang mababayaran mo doon eh. Diba? Yung visa mo nila papunta yun eh, mahirap na eh. Yun na nangyayari. Kaya ang ginagawa natin ngayon, puro dito lang muna.
kumbaga na ang mga competition na sinasalihan na dito, itong kung ano meron dito na available. Para sumikat? Oo, para sumikat siya. Ang ginagawa natin dito, actually, ang hybrid yaw yan, nagko-compete 20 times taon-taon. Iba-ibang 20 competition nyo, nag-a-average kami ng 20 competition per year. Iba-iba yun. May judo dyan, may boxing dyan, may kickboxing dyan, may jiu-jitsu dyan, may wrestling, MMA, amateur, professional. Lahat ng mga competition na pwede salihan, sinasalihan ng hybrid yaw yan. Yun ang ginagawa namin dito ngayon. Eh ano pong edsong hybrid yaw yan sa iba't ibang yaw yan? Ang advantage ng hybrid yaw yan sa ibang gym ng yaw yan, yun nga sabi ko nga sa'yo, mas masabi natin mas kumpleto at mas active yung hybrid yaw yan kaysa doon sa ibang gym ng yaw yan. Dahil yung ibang gym ng yaw yan, magkukumpit lang sila ng kickboxing. Yung iba magkukumpit ng Thailand nila na MMA combination. Pero ang hybrid yaw yan, lahat ng klase ng combination na nasalihan namin. Pero itong yaw yan gym, po ba may belt system? Wala namang belt system. Ang lahat ng gym ng yaw yan, actually wala ng belt system eh. Kasi tradition na yun eh. Kaya yun ang advantage dito. Pero ang maganda rin ito, kasi meron akong dinesign dito ng program. Ito yung tawag na progressive training program. Yung hybrid yaw yan. Okay, sa hybrid yaw yan yun, na within 3 months na training mo, magiging mahusay ka na. Kaya makapansin mo dito, 1,000 na yung naging estudyante rito. Pero tingnan mo ilan yung nag-training. Diba? Hindi naman umabot ng 100 o lumampung sabay-sabay mga mahigit 10 na nag-training. So, swerte na lang kung lumampas ang 10 yung mag-training sa isang session. Kasi so, ginagawa namin dyan, kumbaga, pag marunong pa na, kumbaga, okay na, kumbaga. Kung ayaw mo na mag-compete. Pati ano, kumbaga, kami mismo, binibigyan namin sila ng suggestion, ganito. Kung sa mga kamura yung estudyante, kung saan sila makakasave, yun yung binibigyan namin sa kanila ng option. O ito, mahusay ka na, baka okay na naman ito. Kung nasasaya yan, kung gusto pa lang ipagpatuloy, gagawin, anong gagawin natin dyan? Mag-compete ka para hindi naman sayang yung pera binabayad mo. Pag nag-compete ka kasi, may babalik na pera. Ang ginagawa namin, yung ibinabayad nila sa amin dito, ginagawa namin na dapat maging investment, hindi gastos. Kasi sa ibang art, parang ang hobby nilang eh, kumbaga mag-gastos na hobby. Pero ang pag-aaral ng hybrid yaw yan, dapat yan, maging investment mo yan. Kaya ang target, ang balak namin dito, ang bawat estudyante ng hybrid yaw yan, maging leader. Ayaw namin na habang buhay, follower ka namin eh. Sa ibang gym, gano'n eh. Sa ibang style, muscle style, gano'n eh. Habang buhay, follower ka ng ganitong klase ng ano yun, na every year, kailangan merong seminar dito, dumatend ka, magbayad ka. So, para makapagturo ng ganitong, ano, ng ganitong art, kailangan taon-taon mag-attend ka nito, mag-certify ka. So, pero sa hybrid yaw yan, ang ginagawa namin ito, mag-lead ka na sarili mong grupo pagdating ng panahon. Pagpatuloy mo yung tradisyon ng hybrid yaw yan. Yun ang kagandahan. Yun ang kaya ma-certify namin ito, walang bayad lahat yan. After 36 na session mo, tatanggap ka ng certificate para sa basic. Naka-isandang training ka na rito, tatanggap ka ng certificate para sa advanced. Pag naka-one year ka na rito sa gym, talaga natin tuloy-tuloy, nag-training ka pa rin, tatanggap ka ng appreciation ng certificate of appreciation. Unang panalo po rito sa gym namin, nag-compete ka, ng mix muscle ups, nanalo ka, tatanggap ka ng fighter certificate. Naka-tatlong taon ka, after 3 years sa training mo rito, loyal ka pa rin sa gym, tatanggap ka ng loyalty, plaki ng loyalty. Ganun ang ginagawa namin. Qualified ka para magturo ng hybrid yaw yan na comply mo lahat ng requirement para maging instructor. Tatanggap ka rin sa instructor sa bitbitin. Lahat yan walang bayad. Sa ibang gym, pinababayaran yan. Sa ibang muscle up style, binabayaran yan. Pera-pera ang tawag dun. Commercialized art na, sabi nga rin. Eh, ano po yung nila, ginagawa? Yung kanyari, 1-2-3 yung grappling atan? 1-2-3, striking, 4-6, grappling, 7-9, wrestling. Yun yung karaniwan. Araw-araw. Pero hindi naman araw-araw. Kung forme yun, doon sa gusto mo eh. Na, kung anong gusto mo na ituro sa'yo. Kasi halimbawa, kunyari, ang tinuturo sa'yo, ang basic na tinuturo, grappling. Eh, ikaw naman, siyempre, babae ka. First time ka na mag-aaral ng muscle ups, gusto mo nag-grappling ka, di ba? Parang hassle naman, di ba? Ngayon, gusto mo, striking lang muna. Pero
extra instructor na magtuturo para sa ganun. Kasi lagi rin kung may extra instructor lagi na naka-ready. Ganun ang ginagawa natin. Para kung anong gusto mo na ituro sa'yo, yun ang ituturo sa'yo. Ilang oras nga po ba? 2 oras ka na training. Tapos 3 times a day? Oo, 3 times. Tapos pwede ka pumamili doon? Oo, kung anong program ang gusto mo, mag-training ka ng 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9. Flexible naman yung turo dito. Mayroong 1 to 3 sa tanghali, may 4 to 6 sa hapon, mayroong 7 to 9 sa gabi. Yun yung oras ng training. Ang ginagawa kasi namin dito, ang ginagawa namin, yung dapat, yung mismong gym ang mag-adjust sa estudyante. Hindi yung estudyante ang mag-a-adjust para doon sa gym. Ang ginagawa namin dito, meron lang kami schedule, 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9. Anytime doon, ang estudyante pwede mag-training. Okay? Tumating ka ng 1 to 3, o kaya ang schedule mo, 1 to 3 dapat, na-late ka. Okay? Hindi ka na nakarating, natikaroon ka ng biglang emergency, pumunta ka ng 4 to 6 kung pwede. Hindi ka nakarating ng 4 to 6, pumunta ka ng 7 to 9. Ngayon, noong araw na yun, hindi ka nakarating talaga. Kumbaga, super busy ka at nagkaroon ng emergency. Sumunod na araw, pwede ka pa rin mag-training. Unlike sa ibang lugar, sa ibang gym, bibigyan ka ng schedule nila, MWF, ATHS. Sabihin nun, hindi ka nakarating ng ganitong schedule, forfeited na. Wala na yung, ano mo, yung binayaran mo. Pero ang maganda dito sa hybrid yaw yan, kung hindi mo na, hindi ka nakarating sa ganitong schedule, pwede ka pa rin mag-training sa susunod na araw. Para hindi naman masayang yung binayaran mo. Parangin natin, kumuha ka ng 12 session. Kasi meron kami rito once a week, 4 na session per month. Kung twice a week ka naman, 8 session a month. Meron 3 times a week o 12 sessions a month. Pero yun, hindi naman necessarily na paabutin pa ng isang buwan yung 12 session mo. Pwede mong gawin na 4 na araw lang. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3 times a day, mag-training ka, naka-up. Sa loob lang ng isang linggo, i-consume mo yung 12 sessions mo kung pwede. Ngayon, palayan natin na 12 session mo, na binayaran, 7 lang ang nagamit mo. Meron kang 5 session na hindi mo nagagamit. Eh, nagkataon, magkaano siya, mag-expire na, di ba? Mag-1 month ka na. Ang gagawin mo lang doon, i-renew mo lang siya kahit 4 na session lang. Yung 4 na session na yun na kinuha mo, bali 1,002 lang siya. Yung 5 na hindi mo nagamit, madadagdag yun. Yun ang kagandahan. Ibig sabihin nun, mangyayari, lahat ng session na binayaran mo dito, baka makukuha mo pa rin. Yun ang ginagawa namin dito. Unlike sa ibang gym, wala na eh. No choice ka na, hindi ka dumating eh. Diba? Pero ito, magagamit ko pa rin siya. Ang last na po question. Di ba kayo yung founder? Ano po yung goal nitong hybrid yaw? Ang goal ng hybrid yaw yan, yun nga, ang number one na goal namin dito, makapasok yung player namin sa URCC. Okay, meron kaming fighters na sa UFC mismo, yung sa Ultimate Fighting Championship. Yun ang number one goal. Kasi bakit? Para ma-recognize ang hybrid yaw yan, o makilala, kailangan doon makapasok ang player doon. Kasi lahat ng mga player, kasi international yun eh, para recognize siya sa buong mundo. Kasi tinamo, ang Muay Thai, nakapasok doon sa UFC, ang dami nagka-interest ng Muay Thai. Brazilian Jiu-Jitsu, dahil hindi naman kilala yan. Nung nag-champion yung si Royce Gracie sa UFC, bigla sumikat ang ano, lahat ng bansa gusto magkaroon ng Brazilian Jiu-Jitsu. Diba? Oo. Ang ano, balitudo, hindi naman kilala yan. Kumbaga, wrestling, hindi naman ganun pinag-aaralan ng mabuti dahil before yan. O ngayon, kita mo, yung mga tao, yung mga ano, gusto mag-aaral ng wrestling. Sabihin, para masabi natin, o para makilala at magkaroon tayo ng mabilis na mag-propagate ang hybrid yaw yan, kailangan yan, merong fighter ang hybrid yaw yan na makapaglaro ng UFC at mananalo. Hindi lang makapaglaro doon, dapat manalo, continuous na nagko-complete doon. Siguro kung meron tayong mga 3 o 5 fighters na nagdadala ng hybrid yaw yan para lumaban sa UFC. Marami ng tao ngayon mag-i-interest, ano ba yung hybrid yaw yan? Gusto kong pag-aralan yan eh, di ba? Pag nagkaroon ng demand, madali na, di ba? Kasi yung kumbaga, yung mahusupplyan natin yan. Kumbaga, pag nagkaroon ng demand,
yung mga ibang bansa, magkakaroon ngayon ng hybrid daw yan doon. Ngayon, siyempre, maraming mga bansa na yan, madali na ipasok ngayon sa Philippine Olympic Committee. Madali na may recognize ng National Sports Association. Kaya ang number one goal ng hybrid daw yan, makapagpasok muna o makapagpalaro ng player na lalaro sa UFC. Yun ang number one target. Pero, before siyempre tayo magpasok ng player doon, kailangan asang-asana. Eh, sa ano? Pwede naman, K1, Strike Force, WWE. Ang K1, pure striking lang yun. Yun ang nangyayari. Pero makikilala pa rin. Makikilala rin siya, kaya lang, purong striking lang ha, ang nandun. Kasi pag sinabing ultimate fight, kita mo ha, K1, sino man nanalo, karate, taekwondo, kenpo, mga kickboxing, muay thai, yun yung mga ano dun. Pero, yung... Ang hybrid yaw yan kasi, kumbaga sabi nga, mas malaki ang exposure ng UFC kaysa sa K1. Hmm, saka kickboxing lang talaga. Kickboxing lang talaga siya. Limitado lang siya sa striking, sa stand-up. Unlike doon sa, sabihin natin, kung sa UFC yan, malaki, malaking organization yun eh. Napakalaki. Oo, yun yung pinaka, sabi nga kaya ultimate eh, fighting championship, yung pinaka-ultimate na yun. Yun yung pinaka-ultimate goal ng hybrid yaw yan. Na kailangan, siguro, mga bago mag 10 years, meron na tayong player na pinumalaro doon. Kahit na sabihin natin, hindi hybrid yaw yan. Sabihin natin, sa mga yaw yan din na ano, makapasok lang doon. Nalaman kasi nila, uy, ito palang yaw yan, magandang pag-aralan. Kasi biro yung well-rounded yung pareng mga fighters yan. Pero doon sila mga kaibang mga suntok, nasipa na ipapakita. Eh, ngayon, sino po yung mga? Yung mga... Yung mga magagaling na mga fighters. Pwedeng. Yung mga pwede namin na mga fighters na mga sabi na pwedeng maglaro doon sa gano'ng mga ano. Yan, nandiyan si Carl Sabiniano. Ang kulang nga lang sa kanya yung wrestling na lang niya. Okay, pero sa grappling, pati sa striking, medyo na okay na yung ano niya. Kaya kailangan lang niya yung wrestling. Kaya lang siya kasi medyo mas mataas siya doon sa timbang niya na nilalabanan. Kaya nangyayari nun, medyo may konti siyang problema doon sa tuhod, kaya hindi pa siya gano'ng makapag-take down ng maayos kasi mapupuwer sa tuhod niya. Okay? Pero umaga, sa MMA, medyo okay naman. Si Stingray, yan. Kung maglaro uli kayo si Stingray, bali ang mangyayari ngayon yan, ano siya malaki yung chance na makuha niya yung belt doon sa current champion ng Pinoy. O kahit nabi sa URCC yun. Si Jojo Tabang, si Anghang. Si Jojo, 8-0 na record nun. Okay? Yun, medyo malaki din ang chance na... Natuwa daw siyang balak. Ano siya? Kaya nga lang, sa UFC kasi, ang kinukuha kasi dun, 155 patas eh. Kaya kumbaga, hindi pa rin siya makakapasok. Sa mga laban sa abroad na ano pinakamabasit tibang 125 patas eh. Hindi, may dalawa na po bago sa UFC, di ba? Bantamweight sa kasi. Oo, yun nga, pumapasok na yung bantamweight. Kaya ito, si Ironman, pwede rin mapasok niya. May patagal na nag-iato training yan. Matagal ng practitioner, pati lumalaban. Si, Nicholas Mann, yung sa light heavyweight champion natin, Australian. Yun, title fight na lalabanan niya, no? Sunod. Tapos may isa pa kami fighter, si Ryan Paglinawa para sa heavyweight. Kaya medyo maliit nga lang siya, sa kung mag-heavyweight siya. Ang light heavyweight. Oo, yun. Hindi, kaya lang, heavyweight talaga yung timbang niya eh. Ang light heavyweight, si Nicholas Mann. Siya yung lalaban na next time. 1-8. Yun. Yun yung mga fighters ng may mga potential sa ngayon na... Yung isang fighter namin na yung lalaki, yung sinasabi mo nga sa'yo na ayoko nang pabalikin dito. May potential siya, wala pa siyang talo. Hindi maganda yung ano niya, kaya sigurista siya, ayaw na niyang matalo. Kaya para sa si Mayweather eh, na naninigurado, kaya nahirap yung ganun. Kasi dapat, kung fighter ka, wala ka dapat na kinatakutan na kalaban. Mag-training ka lang, hindi mo pwede na yung all the time eh, gusto mo manalo agad at maghanap ka ng mas mahinang kalaban. Mas mahahasa ka kung mga kalaban mas malakas lagi sa'yo. Para sa Pacquiao, ganun ang ginagawa niya. Saka ganun naman daw. Training ka, hindi yung pipitik-pitik yung training, tapos gusto mo manalo agad naman, walang kahirap-hirap. Mahirap yung ganun eh.
mas maganda yung laban, mas maganda yung may challenge lagi. Kada laban ka. Yun ang ginagawa namin dito.